Nang makikita ng hukbong Yusabe na umalis sa linya ng depensa sa Abukay, Maugang Bataan. Sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Yoshioka, ang pangatlong batalyon ng Japanese 20th Infantry ay naatasang sumugod at pasukin ang bagong linya ng 1st Corps ng mga Amerikano at Pilipino. Ang misyon ng hukbong Hapon ay magpaginayan sa ibang ilang pwersa sa Kinawang Hapon. Dito mismo, sa linyang ito, pinili ni Colonel Yoshioka umatake. Sa lugar na ito, ang Boko River Valley ay saksak ng makapal na dugat at malalim na bangin. Dito pumasok ang 1,000 sundalong pwersa ng Hapon. Nagkaroon ng maikling enkwentro ang pwersa ng Hapon at ang 1st Division Philippine Army sa gabi ng 28 Enero. Ngunit hindi sila napigilan. Pumasok sila sa sulpungan ng Tuol at Cota River. Pagkatapos ay hinati nila sa 2 pwersa ang kanilang mga sundalo. Ang mas malaki papunta sa Tuol River at ang mas maliit na grupo ay nagtungo sa Cota River. Naka-enkwentro ng mas maliit na grupo ang 1st Battalion, 1st Infantry Regiment na pinamununuan ni Captain Alfredo Santos. Pinaikutan ng USAFE ang pwersa Hapon upang tuluyang mahiwalay sila sa mas malakas na grupo. Hindi ito nalaman ng 11th Division ng Philippine Army at nagulat sila na makarinig sila ng machine gun fire na malapit sa kanilang headquarters. Nakita nila ang bangkay ng isang Pilipinong doktor at naparil at napatay din ang isang sarhento ng squad na nag-imbestiga. Agad-agad sumugod ang 2 kumpanya ng 11th Division sa ilalim ni Colonel Townsend upang sukulin ang mga kalaban. Nakarating kay General Wainwright ang mensahe at agad niyang iniutos na puntahan ng 45th Division ng Philippine Scouts ang lugar upang sugpuin ang mga sniper na Hapon. Sumugod ang A, B at C companies ng 45th, ngunit napigilan sila ng puwersang Hapon. Ang mga gabi nila ay puno ng lagim. Dahil makikita na lang nila sa kinaumagahan ang mga bangkay ng kanilang kasama sa bukalan ng gilid ang mga leeg. Ha, ha, ha.
Kita rito sila. Ang daming ta. Asa si ano? Ayun. Baka mabulog. Wala yung mga kaibigan ko dyan eh. Wala sila Albert. Pagkain doon lang. Wala dyan. Mahaba yan. Tamay ako dyan. Eh, ikaw yung sino? Mandogas. Mandogas. Panoorin niyo, Air Force. Nahirapan sila dyan sa Battle of the Pockets. Bakit? Kasi yung mga Japanese nakapasok sa... Dalawang grupo yun, big and small packets ang tawag nila dyan. Ah, dati kasi may pinasaktan dyan. Hindi, malaking grupo mo. Oo. Mga Japanese na, no? Kaya pinadala ng mga Amerikano dyan, mga Igorot. Ang ginamit lang si Batchak. Niyari sila ng mga Igorot troops. Igorot ang lumar. Igorot. Ewan ko kung mayroong mga Igorot troops na lalabas. Igorot ba o Aita? Igorot. Ginagawa nila sa... Muntik na din naging biktima si General Wainwright ng isang sniper na mahanginan ng bala sa ulo ang katabi niya na si Colonel Edgar Wright. Dahil dito ay napagtanto nila ang malaking peligro sa pinanalagyan nila. Ang 500 na yata sa grabing lugar sa grade 5 at grade 7 ay tinagulian nila na big pocket. Big pocket sa tawag. Tapos small pocket. Dito na tinagat yung puwesa ng ako at hindi sila makaalis na hukbong USAPE. Parang may rasta palagi nyo ba? Tagli pa pala dun ako yung nangyari saan. Hello, Frank. Patasundo mo nyo. Hindi ko rin.
hindi sila nakatapos sa pamamagitan ng pagbomba at ang kanilang gamit